family, I am Chantel. And I am Pauline. It's so great to be with you all today. Lalong-lalo na sa mga first-timer na kasama natin ngayon dito sa online. We welcome you to our COG family. Yes, you're very much welcome and we hope you receive God's blessing today. And if you want also to bless someone, you can share this online worship service. One chair, one soul. Chantel, mag-usapang ministry naman tayo. Let's introduce our ministries to them. Ako po, I am from worship department and I am serving the Lord through interpretative dancing. Ikaw ba? Wow naman, dancer. Ako naman, I am from the admin department or the creative media team. I am serving the Lord through hosting. Pao, dahil nag-usapang ministry na din naman na tayo, mas mabuting i-invite na din natin sila na makasama natin mag-serve sa Lord. Yes! Saktong-sakto magkakaroon tayo ng Word the Fest. It is a two-month festive celebration in our church, kung saan lahat ng department ay open to recruit new members. It's time to showcase your talents at ipagamit sa Panginoon yan. At hindi lang yan, ano pa ba ang meron sa ating Word the Fest, Chantel? Sobrang daming mangyayari sa loob ng 2 months and I can't wait to discuss. Siyempre, one of our objectives sa ating Word the Fest is to evangelize the lost. That's why outreach department will be in the city. Magkakaroon tayo ng Kalye XP. We will give tracts and share God's Word. And hindi lang yan, theater ministry has something for us. This is the Kalye XP presents Kalye Serie. Abangan! Grabe, nakaka-excite! And wait, there's more! Worship department will be having a praise party and the grand morning prayer. And the relationship department will be having this couples night, sport fellowship, and a mini sport fest. You want more? The discipleship department will be having youth fest and Sunday school workshop. And lastly, the administration department will be having an exhibit, financial matters, and creative talk. Of course, we want to build strong relationship with one another. That's why we have events and programs for you to join and to be connected. Grabe, Church! Papiyaw pa lang yan na mangyayari sa ating Word the Fest. Kaya naman, huwag kang mawawala. See you there! And before we dive into His presence, we have some special announcements just for you. Young Adults Badminton Fellowship, this coming April 19, 6 p.m. at Subic Gym. And this coming April 26, 6 p.m. come and join Young Adults Network Grand Ball. It will be held at COG Subic. Wear your best formal attire and you may approach to Ate Loveline Escoto or Kuya Jefferson Escoto for more details. Grabe, humahataw talaga ang ating mga young adults ngayon. And syempre, papahuli ba ang lahat? Open to all leaders and workers at kahit na hindi ka pa nag-ministry, pwede kang umattend sa ating Leaders and Workers Conference on May 14. Just approach your C2S leaders if you're interested. And also to all CLDP and Leadership 101 students, your graduation will be on May 21. Congratulations for a job well done! You may approach your C2S leaders or Lancelot Segovia for the complete details. Thank you for joining us today! And that's all for our updates and announcements. It's time for you to experience God's presence through our praise and worship. And stay tuned dahil maganda din ang word na hinanda ng Lord para sa'yo. Praises be unto God for giving us another Sunday to recharge in His presence. Kaya naman huwag na po nating patagalin pa. It's our time to worship our Lord. God bless and enjoy God's presence. Praise you, Jesus! Today, we're gonna lift up the name of Jesus in this place. Kaya naman, pwede pang makita ang mga kamay na excited magpuri sa Panginoon. Come on! Can you give your best clap offering to the Lord? Woo! Let's go! Come on, church! We praise you, Jesus! Here and now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now
where you are. And now we're turning our hearts to you. And oh, we'll never stop, never stop loving. Are you ready to go? This will be the best time of my life. I sing it, calling your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Come on. Oh, this is our time. This is our place. Come on, pwede mo bang itaas yung mga kamay na yan? This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Everybody, this is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Oh, this is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This will be the best time of all. Come on and clap those hands. As we encounter your love. Yes, God. Here with you, our hearts will come alive. As we declare one more time. This will be the best time of our life. As we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive. As we declare your praises. Oh, oh. Worship the Lord today. Pwede mo bang isayaw yan para sa Panginoon? I've gotta let you know that I'm so thankful for everything you have done. The way you lifted me and turned my life around. Put your hands up, everybody give him glory, hands up, and everybody shout your praise aloud and say it every day, give him all the glory, for our God is worthy. Oh, 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 oh. I've gotta let you know that I'm so thankful for everything. The way you lifted me, the way you lifted me, and turned my life around. Now in you I am found. Come on, so put your hands up. Everybody gave him glory, hands up, and everybody shout your praise aloud and say with everything, give him all the glory, for our God is worthy. Oh. If you love him, don't stop praising, put your hands up. If you love him, don't stop praising, put your hands up. Come on. Everybody give him glory, put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. If you love him, give him glory, come on. Put your hands up. If you love him, don't stop praising, put your hands up.
everybody give him glory. Put your hands up, put your hands up, put your hands up. Hey. We praise you, Jesus. Come on. And everybody shout one more time. Lord, praise the Lord. Sing it louder. And say with everything, give him all the glory, for our God is good. Believe that the favor and presence of the Lord is in this church today. Pwede bang minsan pa, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. In Numbers 6, 24 to 26, it says here, may the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Hallelujah. Hallelujah, God. We thank you, Jesus. And today, maybe some of you are stressed, burdened, and very overwhelmed with your situations right now. But remember that our God is not blinded on your situations. That our God is all-powerful, and He can give you exceedingly, abundantly, more than you could ask Him. Hallelujah. Hallelujah. And as a children of God, our God can bless us. Our God can bless us more than we could imagine. But today, pwede bang, let us worship the Lord first. Let us worship His name in this place. Oh, hallelujah. Hallelujah. Can you raise those hands for the Lord? Come on, let us worship Him together today. Hallelujah. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. If we respond Singing, ah.
upon you. Oh, sing it out loud. Sing it out loud to the Lord today. In your family, in your children, in their children, in their children. May His favor be upon you in a thousand generations. In your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in a thousand generations. In your family, and your children, and their children, and their children. May His favor, may His favor be upon you in a thousand generations. In your family, and your children, and their children, and their face present. Before you and behind you and beside you, all around you and within you, He is with you, He is with you. In the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing, He is for you, He is for you, He is for you. You go.
worship the Lord today. Let your name be glorified and be magnified in this place, God. You are great, Jesus. You are great in our lives, in this church. So shout your praises and worship to the Father. Hallelujah. Hallelujah. We praise you and we worship your name. Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the Father that works, the power that works in us, to Him. Let the glory in this church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Our God deserves our praises. Come on, just lift up His name in this place. Just worship His name. Yung mas malakas na palakpak para sa Panginoon. God, you deserve our praise and worship. You deserve everything, Panginoon. You deserve all this, God. You deserve everything, Jesus. Lord, today, we thank you, God, for your presence. We thank you, God, for your great love. And for all the blessings, God, that you are pouring to your children. God, we thank you for your never-ending favor in this church and in our lives. That's why today, God, let your name be glorified and be magnified in this place. We give you back all the glory and all the honor in the mightiest name of Jesus Christ. And everybody will shout, amen. And everybody will shout, amen. Hallelujah. God bless everyone. Tayo po ay dadako na sa salita ng Panginoon. Kindly bow down our head and let's pray once again. Heavenly Father, we thank you for your presence, God. Lord, salamat. Dahil, Panginoon, ang presensya mo ay aming nararanasan. Every time we come to you to worship you, your presence is here, O Lord God. And Lord, today, God, we want more from your word, O Lord God. And Lord, this place is a holy ground because you are in this place. And I believe, Lord, hindi po aksidente na nandito kami ngayon, but this is your divine appointment to us, O Lord God. Because you want to talk to us, you want to speak to us today, God, through your word, O Lord God. And Lord, dalangin namin na ngayon po umagang ito, ang iyong banal na espiritu ay malayang kumilos sa buhay ng bawat isa. Touch our life, God. And Lord, prepare our hearts, Panginoon, na ang aming puso, prepare our hearts to become a good soil for your word today, God. We honor you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Talakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. And today, ano po ang ating pong pag-usapan? Title po ng ating message for today is all about form for God's family. Amen po. Last Sunday, we talk about God's divine purpose. Ano po yung divine purpose ng Lord sa ating buhay? That we are created for through Him and for Him, and we are created to glorify God. Amen po ba yun? Are you still, andito po ba tayo last Sunday? Amen? And you know what? Ngayon po, our second purpose na gusto ko pong i-discuss, that we are formed, we are here in this earth to be part of God's family. Amen? Na tayo po ay kinilikha ng Panginoon dahil po gusto niya po tayo na maging kabahagi po ng kanyang pamilya. Amen po? Kaya po, lahat po ng tao, sabi ko po apolitika last time, lahat po ng tao ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Amen? Only for those people who believe in Christ, who accepted Him as their personal Savior, yun po ang kanyang isinama sa kanyang pamilya at naging pong mga naisama po sa God's family. Amen po? And I would like to read the Word of God in Book of Acts chapter 2, verse 41 to 47. Yan po ang text natin ngayon. And sige po, basahin ko po siya. In Acts chapter 2, verse 41, this is ano po yung formation ng community of believers. Dito po nag-start yung marami po nakakilala sa Panginoon, naniwala, at naging kabahagi po ng pamilya ng Diyos. Amen po? And sabi po sa verse 41, those who believe what Peter said were baptized and added to the church that day. About how many? 3,000 in all. At ang sabi niya sa verse 42, and all the believers devoted themselves to apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer.
And verse 43, sabi mo dito, and deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. And all the believers met together in one place, shared everything they had. Ano po? And sa verse 45, they sold their property and possession, shared the money with those in need. Ano po? Ito pong text na ito, ito po yung early church. This is the early church where the believers, ano po, yung mga nanampalataya sa Panginoong Jesucristo ay nag-gather po sila. At ito pong naniwala ay meron pong mga, mayroon po nangyari sa kanila. Amen. When we believe, amen, doon gusto ko pong bumalik po doon sa verse 41 kanina, sabi po dito, those who believe, amen, meron po bang mga naniwala kay Jesus po dito? Meron pong mga nanampalataya sa ating Panginoong Jesus? Amen. Those who believe, ano po doon po sa ipinangaral ni Peter ay nabaptize at na-added po sa church. Amen. At kapag tayo po ay naniwala sa gospel ni Jesus Christ, kapag tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ano po ang sinasabi ng Bible? In John chapter 1 verse 12, but to all who believe and accepted Him. Amen. To all who believe and accepted Him, ano daw po nangyari? He gave the right to become what? To become a children of God. Amen. Kaya po pala ang mga naniwala, I mean ang mga naniwala sa ating Panginoong Jesucristo, I mean ito po ang naging resulta ng ating paniniwala, ng ating pananampalataya sa kanya. Binigyan tayo ng karapatan na ano po na maging anak ng Diyos. Amen. Kaya sabi ko nga po kanina, all people were created by God, but not all people are children of God. Amen. Those only who believe and accepted Jesus Christ as their personal Savior were called the children of God. Amen. And you know what? This is the greatest position that you can achieve in our life. Amen. Hindi po yung position natin sa ating trabaho, hindi yung position natin, status natin sa buhay, hindi po yung position natin sa saan man ang magbibigay ng greatest position na pwede nating makuha sa mundong ito, kundi po yung greatest position that we can have on earth is being called a child of God. Amen. At ito ay ibinibigay saan po? Doon po sa mga naniwala at nanampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus. Amen po? Are we still here? Amen. That's why, ano ba ang benefits ng lingkod ng Panginoon, ng anak ng Panginoong Diyos? When we say we are the child of God, what are the benefits of being a child of God? Amen. Yan po ang ating dadaanan saglit before we continue to our text. Amen po. Ano ba ang benepisyo? Amen. When you know what? When we are the children of God, ano po? We are led by the Spirit of God. Amen. Dito po sa Romans chapter 8, verse 14, sabi niya, for all who are led by the Spirit of God are children of God. Ibig sabihin, yung mga anak po ng Diyos, meron silang leading ng Holy Spirit sa kanila. Ano po, yung leading ng Holy Spirit, ginaguide tayo sa kanyang will, sa kanyang word, sa kanyang way. Amen. Meron pong discerning spirit ang mga anak ng Diyos. They know what to do, they know what is right. Amen. Yan po ang benepisyo. Amen. Unang benepisyo, when we accepted Jesus Christ, ano po, at tinawag po tayo ng mga anak ng Diyos. Amen po? Kaya po, ano po, no, dati po tayo ay slave sa kasalanan. When we don't have Jesus Christ in our life, we are slave to sin. Sunod-sunuran tayo sa kasalanan. Hindi natin makontrol minsan yung ating sarili. Ano ayaw naman natin gawin? Nahuhulog tayo sa kasalanan palagi. Amen. But when we accepted Christ as our Savior, ano po, may leading na ng Holy Spirit. May bumubulong na sa'yo kapag mali yung ginagawa mo. May conviction na. Amen po ba yun? Kaya mayroon ng filtering machine, ano po yung word of God, ano po kapag gagawa ka ng hindi tama, you will consider the word because you are leading by the Spirit of God. At hindi po lahat naiintindihan yun. Yun lang, may mga Espiritu ng Diyos ang nakakaintindi at nakakaunawa ng leading ng Lord sa kanila. And as a children of God, ano po, it is our privilege, ano po, to lead by the Spirit of God. Are we still here? Amen? And pangalawa, ano pa ba ang benepisyo ko? Amen? Pagka ako po ay tinawag na child of God, amen, we can call
to God as our loving Father. Ayan. Amen po, no? Pwede tayong tumawag sa ating, sa Kanya bilang ating Tatay sa Langit. Amen. By the way, yung ating pong text dyan sa Romans po, tuloy-tuloy yan. Kanina po 14, ngayon naman verse 15. Sabi dito, so you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Ano po? We are not slaves anymore by sin, by fear. Amen. Ano po ang sabi niya dito? Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Amen po? Sabi niya, now we call Him what? Abba, Father. Amen. Kung dati, hirap tayong lumapit sa Panginoon. Nahihiya tayong lumapit sa Panginoon. Amen? Dahil sa ating mga kasalanan. Pero yung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Amen? We can now call our Father, ano po, our God as our Father. Amen? Pag yung dati po, yung Abba Father, actually yung word na Abba, Father na yan eh. Ano po? It means Daddy. Amen? Kaya po, ang mga anak ng Diyos, amen, tayo po na meron po na tumanggap sa Panginoon, yung kalina, sa John 1:12, ito po ang ating benepisyo. Amen po, what a privilege. Amen po, what a benefit na tayo po ay maging kabahagi. Ano po? Kaya po, lahat ng totoong naniwala sa Panginoong Jesucristo, sila po ay tinawag po ng mga anak ng Diyos. Amen? Pwede bang tignan mo yung katabi mo, sabi mo, hello, child of God. Ayan, ano po? So yung iba, parang hirap isipin, ano, talaga? Amen? Pero ang word ng Lord, that is the truth. Minsan hindi mo makita sa itsura, eh. Ano? Talaga bang anak ng Diyos to? Mukhang anak ng ano, eh. Ano ba? Anak ng tatay niya, eh. Ano ba? Pero ang sinasabi ng Bible, kapag totoong tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, ikaw po ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Okay na nang maging anak ng presidente. Amen. Okay na maging anak ng pinakamataas na tao sa buong mundo. But how about being a child of God? Wow, what a privilege. Amen. What a benefit of being a child of God. Amen po ba yun? Kaya salamat sa Panginoong Diyos. Amen po? And pangatlo, ano pa ang aking benepisyo bilang anak na bilang child of God? Amen. Pangatlo po, we have the Spirit of God. Ano po, we have the Spirit. The Spirit of the Lord lives in us. Amen. Actually, ginawa niya po tayong temple of the Holy Spirit. If you receive Jesus, if you accepted Jesus Christ, amen, your body becomes the temple of the Holy Spirit. Amen. At dito po sa verse 16, ang sabi niya, sa verse 16, sa Romans chapter 8, for His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. Amen po, yung tumanggap ka, naniwala ka, nanampalataya ka, pambira yung Espiritu ng Diyos sa sayo. Sinasamahan ka ng Espiritu ng Panginoong Diyos. Amen, the Lord is with you. Amen, alam niyo po, ang pinakamahirap sa buhay ay yung hindi ka sinasamahan ng Diyos. Amen, kapag wala ang presensya ng Diyos sa buhay mo, pambira kahit na anong trabaho mo, anong galing mo, anong pagsusumikap mo, if the presence of God, if the Spirit of God is not with you, napakahirap. That's why we want God's presence. We want God in on our side. We want the favor of God to be with us. Amen? And as a children of God, amen, hindi ka lang sinasamahan ng Panginoon. Nanahan pa ang Panginoong Diyos, amen, sa iyo, dahil ang iyong katawan ay templo ng Diyos, sabi ng Bible. Amen po? This is the privileges, the benefits of being a child of God. Amen? Kaya po, ang sarap ng nakay Lord. Kasi, ano po, no? Kapag nasa Panginoon po tayo, sinasamahan tayo, mayroong peace, may joy, may fulfillment, may satisfaction sa Kanyang presensya. Amen? Kaya, minsan hindi tayo maintindihan kung bakit tayo laging nasa church, kung bakit lagi natin gustong mag-worship kay Lord, because we enjoy God's presence. We enjoy the presence of God. Amen po? Are we still here? Amen. At pang-apat, bago po ako dumiretso doon sa text ko kanina, ano pa ba ang benepisyo ng pagiging anak ng Diyos? Of course, when we are a child of God, we are co-heirs with Jesus Christ. Amen. Tayo po ay tagapagmana. Parang ayaw niyo po, ano po, no? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay tagapagmana. Amen. Alam niyo po, ito po maganda sa Panginoon. Kung wala kang mamanahin dito sa mundong ito, amen, okay lang. Bakit? Kung ikaw ay merong Jesus sa buhay, you are a co-heirs of Jesus Christ.
Amen. At ang iyong mamanahin ay hindi po nasisira, hindi nananakaw, hindi nadidestroy. Ito po ang yaman sa langit na ibinigay doon sa mga naniwala at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. You are a co-heir of Jesus Christ. Doon po sa next verse, sa verse 15, and sabi, and since we are His children, we are the heirs. Amen. Tayo po ay tagapagmana. Amen. Kaya katabi mo, tagapagmana yan. Huwag mong ginaganyan yan. Ano po no? Tagapagmana yan ng kaharian ng Diyos. Amen po. Dahil siya ay anak ng Diyos. Di ba po? Ganun sa pamilya. Amen. If we are in a family, pag meron tayong state, ano po, meron pong yaman ang tatay, meron ipapamana sa anak. Amen. Ngayon, tataka, Pastor, talaga bang tagapagmana ako? Kasi ang pinamana sa akin ng tatay ko, utang eh. Ano po no? Utang ang pinamana. Ano po no? Pero salamat po kasi po ang sabi po ng Bible, and since we are His children, tayo po ay tagapagmana sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat po sa ating Panginoong Diyos. And ayan po ang benepisyo ng pagiging anak ng Diyos. Kaya what a privilege to be a child of God. Amen. Napakasarap ng maging anak ng Diyos. Amen po. Siyempre, hindi pa natin na-experience yung talagang inihanda sa atin ng Panginoon dito, but we are not live, ano po, by sight. We live by faith. Ano po? We walk by faith and not by sight. Amen. Kasi yung mga nakikita, temporary, pero yung mga hindi nakikita, yun ang eternal. Amen. Kaya ang mga bagay sa mundo nawawala, pero kapag ang Lord pinamanahan ka, pinagpala ka, ano po yung sinasabi nito na ating inheritance ay nagaling po sa Panginoong Diyos. Ito po ay hindi nasisira, hindi nananakaw. Amen po? Amen. Praise the Lord. And yan po ang benepisyo. And I will go back to my text kanina in Acts chapter 2. Ano naman po ang kahalagahan na meron po tayong family, spiritual family or God's family, or we call it the church. Amen. Yung church, this is the spiritual family na dilagay po ng Lord. Yung tayo ay tumanggap sa Kanya, naglagay ang Lord ng lugar para tayo po ay merong puntahan. Amen? That's why, what are the importance of being in a God's family or spiritual family? Amen. Una po, we have a place to go. Amen. We have a place to go. Meron tayong pupuntahan, meron po tayong tatakbuhan pag tayo po ay may problema, pag tayo ay nangangailangan ng kalakasan, which is nakukuha natin sa salita ng Panginoon, we have a place to go. Amen? Kaya po doon sa kanina, I would like to go back to the text in Acts 2:41. Sabi po doon, those who believe, lahat ng mga naniwala, ito po yung mga naging anak ng Diyos, mga naniwala, sa pinrich ni Peter and the baptized, added to the church, saan po dinagdag sa church, which is the spiritual family. Amen? Kaya po kung ikaw ay sasabi mo na Kristiyano ka, dapat may church ka. Diba? Bakit? Kasi okay naman, pwede naman pong sabi na, oh, Kristiyano ako pero hindi ako aaten. Para kang platoon, ay para kang sundalo na walang platoon. Para kang player, ano po, na walang team. Para kang anak na walang pamilya. Pagkay wala po tayong family. That's why there's a place created by God para po i-gather yung family of God, yung spiritual family, and that is the church. We have the place to go. Amen? Kaya po lahat ng naniwala, lahat ng nanampalataya, ang ginawa po ay dinagdag po sila sa simbahan. Ano po, those who believe what Peter said were baptized and added to the church. Amen? Kasi po hindi po tayo laging okay. Amen po ba yun? Yes, meron tayong relasyon sa Diyos, but hindi po tayo laging okay. There are times na meron pong unfavorable situation in our life. There are times na meron pong discouragement tayo na mararanasan. There are disappointment, there are problems that we are going to face in life. Ano po, hindi po garantiya ang walang problema kapag ikaw ay laging Kristiyano. Pero ang garantiya ng Diyos sa atin, nakasama natin siya, amen, na lumaban doon sa mga problema na yun. Amen po? That's why we have the place to go. Amen. Create dilikha ng Panginoon in Greek word, ano po yung ecclesia, which means the community of the believer. Amen. Yan po yung church na kinreate. Kaya if this is your first time today, amen, if you believe in Jesus Christ, you need to have a church
this is the place, ano po, to go for you. Amen po? Praise the Lord. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoong Diyos? Amen. And pangalawa po, sa ano pa ba ang importance po ng mayroon pong God's family? Amen? Ayan po, no? Ano pa ba ang importance diyan? Pangalawa po, meron po tayong, we have a place to grow. Amen? We have a place. Sino po dito yung pumunta ka sa church, yung naitanim mo yung sarili mo sa church, nag-grow ka. Nag-grow ka spiritually, nag-grow ang iyong character, nag-grow ang iyong spirituality, nag-grow ang iyong leadership. Amen? Because dinala tayo sa church because this is a place to grow. Amen? Kaya po yung mga believers noon, hindi po sila after nilang tumanggap, wala na. Ano po, hindi po, meron po silang pamilya. Di ba, parang baby yan. Yung baby, yung siya ay pinanganak, merong pamilya na mag-aalaga sa kanya, a place to go. Amen po? Tayo rin yung ipinanganak tayo in our spirit when we accepted Christ, we have the place to go. And that place to go is also our place to grow. Amen? Kaya ano ba ang ginagawa ng mga believers that time? Ang mga believers, sabi niya, all the believers, ano pong ginagawa nila? Devoted. Amen? Devoted po sila saan? Mamaya po, iyan natin, devoted sila. Kaya kapag ka-believer ka, ano po yung mga believer noon? Devoted. Bakit po yung mga believer ngayon, debote? Ano po? Debote ng Red Horse, di ba? Debote ng Sunday. Nagiging debote, ano po? Pero in early church, ang mga believer daw po ay devoted. Sabi niya, all the believers devoted. Pag sinabi pong devoted, extremely loving and loyal. Meron silang pagmamahal at loyal sila saan? Sa apostles' teaching. Amen. Ano ba yung apostles' teaching? This is the word of God. These are the doctrines. Amen. This is the foundation of our faith. Dito po sila loyal. Dinibot nila yung kanilang sarili. Dito po sa apostles' teaching. Dito po sa word of God. Amen. At saan daw po? Sa fellowship. Ano po yung apostles' teaching? Ayan po yung kanyang word. Ano po? We need to grow in His word. Amen. At yung saan po sila nag-grow? Nag-grow po sila sa fellowship. Amen. Yung fellowship, it means grow in our relationship with our fellow believer. Amen. Hindi ka lang lumalago sa salita ng Panginoon, kundi lumalago din yung relasyon mo. Mayroon buod doon sa horizontal relationship, yung vertical relationship at horizontal relationship ay inaayos ng Lord. At saan pa daw po sila nag-devote? Sa apostles' teaching, sa fellowship, at sa prayer. At ano yung prayer? Ano po? You grow our relationship with our Lord, with our Father. Amen po? Kailangan po natin mag-grow. Amen? God expects us to grow in our faith. Amen po? Ina-expect tayo ng Lord, kaya tayo nilagay sa simbahan because that is the place where we can grow our faith, we can grow our spirit. Amen? Kaya po niya tayo nilagay dito. Amen? We are not a baby Christian forever. Amen po? Kaya po sa atin, nakakatuwa po ang ating simbahan. Bakit po? Kasi tinuturuan tayo, ginugrow tayo, at hindi lang po tayo nag-grow spiritually, we are also growing in numerically. Amen? Sa ating pong church, we have almost 700 a week ang nag-gather for 5 services, 8:30 hanggang tuloy-tuloy po, 8:30, 10:30, 1:30, 3:30, 5:30, tuloy-tuloy hanggang mamaya. Bakit po? May mga believer na devoted to worship God, to His Word, ano po, sa kanyang salita, ano po, sa pananalangin, sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, you are in the right place. Amen. You are in the right place to grow your spirit. Amen? Kasi po, dinesign tayo ng Lord, we are designed by God to grow and to become more like Jesus. Yung Christ-likeness, ano po ang gustong mangyari, mailabas sa atin. Kaya sabi niya po doon sa Colossians, in the book of Colossians, ano po, naulit po ba? Ayan o. In the book of Colossians, chapter 2, verse 6, ang sabi niya po dito, and now, just as you accepted Christ, Jesus, yung tinanggap mo siya, ano daw po ang gagawin mo? You must, sabi mo sa katabi mo, you must continue. You must continue to follow Him. Amen? You must continue to follow Him. At ang sabi niya po sa verse 7, ano po? Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Ano po? Then, your faith will what?
will grow strong in truth, and you were taught, and you will overflow with thankfulness. Amen. Kaya po ang pagiging Kristiyano ay hindi na nahihinto sa pagtanggap mo kay Kristo. Yung pagtanggap mo kay Kristo ay simula pa lamang ng iyong pagiging Kristiyano. At kailangan, yung pag tinanggap po siya, ito ay magtutuloy-tuloy na sundin mo ang Panginoon. Ano po, maging malalim ka sa kanyang salita. Amen. Kasi ang salita ng Panginoon ay katotohanan. Sabi ng Bible, heaven and earth will pass away, but His word will never pass away. Ibig sabihin ng salita ng Diyos, it will stand forever. Amen. That's why if you grow in His word, amen, inayos ang buhay mo ng salita ng Panginoon, pambira, kapatid, yan ang madadala mo hanggang langit. Amen. Yan ang madadala mo, yung inayos na buhay mo ng Diyos, na karakter mo ng Diyos. Amen. That is what you can bring in heaven. Amen. Kaya po, we have a place to grow. How many of you are blessed to our church? Amen. Praise the Lord. Amen. Sa atin po, for the glory of God, talaga pong ginagamit ang ating church, not just inside the church, but even outside the church. Amen. We are mentoring a lot of pastors, ano po, para tulungan din po sila na lumago ang kanilang mga simbahan. Kaya po yung pag-grow natin ay hindi lang po sa atin, kundi pati po sa mga ibang simbahan din po na ating tinutulungan. Amen po? And pangatlo, ano pa ba ang importance ng God's family? Amen. We have the place to give. Amen. We have the place to give. Yung time po nito sa early church, sa Book of Acts, ano po yung nangyari sa kanila? Sabi sa Acts chapter 2, verse 44 to 45, sabi niya po, and all the believers met together in one place and shared everything they had. Ano po? And they sold their property and shared their money with those in need. Amen po. Yung early church, ano po, ganun po katindi. Dahil sa kanilang pagtanggap sa Panginoong Kristo, sila ay talagang devoted kay Lord. Alam niyo po ang ginagawa nila, binibenta ang mga property. Binibenta ang mga property. Bakit? Kapag may nangangailangan, itinutulong, ibinibigay. Bakit? Naiintindihan nila ang salita ng Panginoon na kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo ay ginagawa mo para sa akin. Amen? We have the place to give. Naiintindihan nila na when I do something for my brethren, ano po, I am accumulating my reward in heaven. Bakit? Anong sabi ng Bible? You will be rewarded according to your deeds. You will be rewarded according to your works. Ano po? Kaya ito, babi ko pambira, ngayon, kasi ang tao, meron siyang pagka-selfish. Amen? Ngayon, minsan, ang mga tao, gusto nilang kumuha, mag-ipon ng yaman. Wala naman pong masama maging mayaman. Amen? Ano po? Wala naman pong masama dyan. Pero yung time na ito, because of their love to God, because of their devotion to our Lord, they are willing to sold their property. Bakit po? Kasi gusto nilang tumulong sa nangangailangan. Amen. That's why in our time today, the church, ano po, it's not just a place to worship, a place of prayer, a place of hearing His word, but a place also to give. What we can give, when we say giving, it's not just about money. Ano po, we can give our time, ano po, to worship Him, to honor Him with our life. We can give our talent to the Lord. Amen. Kapag ka ikaw ay biniyayaan ng talento ng Diyos, ang bira, marunong kumanta, tumugtog, mag-usher, ano po, sumayaw, mag-video, makuha ng picture, mag-preach. Amen. Use that, give that away to bless the other people. Amen. O binigyan ka ng Lord, pinayaman ka ng Panginoon, salamat, at pinagpala ka ng Panginoong Diyos. Amen. You can give your treasure to the church to expand the kingdom of God. To expand the kingdom of God. Bakit? Kasi ang simbahan, ito ang malaking altar ng Diyos sa ating bansa. Ano pa ang ginagawa ng church? By the way, sa ating pong mga mahal na mga lingkod bayan, salamat po. Amen. The church is your partner in nation building. We are your partner in nation building. Ano po, kapartner niyo po ang simbahan. Ang sinabi ng Bible, ano po, para maiangat ang ating bansa, sabi niya sa Proverbs, righteousness exalts the nation. Ang mag-aangat sa bansa ay ang katwiran ng Diyos. Righteousness exalts the nation. Amen. Kaya ang trabaho ng church, ipangaral ang salita ng Panginoon. Bakit? Kapag dumami ang nakakilala kay Lord, dumadami ang righteous,
At pag dumadami ang righteous, naayos ang gobyerno, naayos ang mga kumpanya, naayos ang bayan, ang komunidad. At ano pong gagawin ng Lord? Iaangat ng Panginoong Diyos ano po, kung saan po yung mga tao ay meron pong righteousness sa tinatawag. And the church, that is our job as a church, to preach the gospel, to transform the nation. To transform the nation. We are a nation builder, nation transformer for the glory of God. Amen po? Kaya we have the place, this is a place to give. Ano ba ang may offer ko sa Lord? Ang tao kasi, natural niya ang ano ang akin. What can I get? Ano po? Ano makukuha ko? Di ba? Pag pumunta ako ng church, may kainan ba dyan? Wala po, inom. Inom meron. Milk tea. Ano po? May libre kayong milk tea o kape. What I can get. Ganun po minsan ang thinking. Pero ang simbahan pala, hindi lang po ito lugar kung ano yung makukuha natin. This is also a place to give. To give your time, to give your talent, to give your treasure for the advancement of the kingdom of God. Amen po? Are we still here? Amen. And pang-apat, I would like to end here. Ano po? What is the church? The God's family. Ano po? We have the place to glorify God. We have the place to glorify God. Amen. Dito tayo nakakapagpuri sa Panginoong Diyos. Dito tayo nagkakaroon ng pagkakataon kung na purihin sambay ng ating Panginoon. Kaya po, minsan sa busy ng ating buhay, sa dami ng ating ginagawa, nakakalimutan na natin na mag-worship kay Lord. Nakakalimutan na natin na may lumikha sa atin na Diyos na nagbigay ng buhay, ng lakas, ng talento, ng yaman, na lahat ng meron ka ay galing sa Diyos, biniyayaan ka. Sometimes, because of what we have, because of our busy life, we forget to worship our God. And the church, kaya po kapag may nag-i-invite sa church, huwag mong tanggihan. Bakit? Kasi yung tao na yun, mahal ka, gusto ka niyang mapalapit sa Diyos. At madiscover mo, malaman mo yung purpose mo sa buhay. Amen po? Kaya po yung early church, anong ginagawa ng early church? Sabi niya po dito, sa verse 46, they worship together at the temple each day. Papir. Hindi lang every Sunday ito. Ano po, the early believer, the early church, they met at the church to worship. Amen. They met at the church to worship together. Ano po, kaya po sa ating simbahan, pinapahalagahan ang worship. Bakit pinapahalaga ng worship more than anything else? Kasi ang worship para sa Diyos. Ang worship ay para sa Diyos. Kaya kapag ka ikaw ay sumamba sa Diyos, pambihira, natutuwa, nalulugod ang Panginoon sa atin. Pinapaboran tayo ng Diyos, sinasamahan tayo ng Diyos. Amen? Worship is for the Lord. At yung early church, hindi nakukontento ng hindi hihintayin ang linggo para magsimba. Ano sabi ng Bible? They worship together at the temple every Sunday. They worship God in the temple each day. Ibig sabihin, ang mga believer ng early church, hindi sila mapakali araw-araw. Lord, kailangan mapuri kita. Kailangan masamba kita. Kailangan makapag-gather kami. We want your presence. We want your presence to dwell in us. Amen. Gusto namin yung presensya ng Diyos. Nararanasan namin, na-experience namin. Kaya hindi makapaghintay. Amen. Kaya sabi niya, they met at those for the supper and shared their meals with what? With great joy. Ito pala ang nadagawa ng pag-worship. Kaya iba, hindi maintindihan eh. Bakit nakagang nasa church? May great joy dito. Hindi kayang bayaran ng kahit anong pera eh. There's joy in the presence of God. Amen. In the presence of God, there's a fullness of joy, sabi po ng Bible. Kaya worship. We want to worship. We want to worship. Ano po nangyayari? Nagkakaroon ng great joy and generosity. Amen? And generosity. Kaya pala yung mga tao, they are willing to give, they are willing to sold what they have, to give to the people, to give to those who are in need. Amen? Bakit? Kasi ang kanilang sentro ng kanilang buhay, hindi doon sa property, hindi sa pera, kundi sa Diyos.
Kasi ang focus niya, worship. They gather each day to worship. Ang priority ko is to worship, to glorify God. Amen po? To worship. Kaya ano ang nagagawa? Napakaraming nagagawa ng worship. Ano po, kulang ang aking isang oras, ang aking time to just explain the benefits of worshiping our God. Amen? Kapag nag-worship ka kay Lord, parang ang tingin ng iba nawawalan. Sayang ang oras, mag-church. Sayang ang oras. Sabi nung, pero hindi pala eh. Kapag ikaw ay nag-worship, may nangyayari sa'yo. May nangyayari sa atin. Bumubukas ang langit, nalulugod ang Panginoon. Bumababa ang presensya ng Diyos. Nagkakaroon ka ng great joy. Nahuhulog ang mga fear, ang stress. Ano po, ang pagod, nakakapagpahinga. Bakit? Because in the presence of God, there's joy, there's peace. Ano po, there's great generosity. Kaya yan yung verse 46 at verse 47, but wait, there's more. Ano nangyayari pag nag-worship? Sabi niya, all the while praising God. Praising God, ano po, enjoying the goodwill of all the people. Amen? Dahil maayos yung vertical, tama ba? Pag ganito, vertical, ano po? Dahil maayos yung vertical relationship mo sa Diyos, pambira, maayos din yung horizontal relationship mo sa tao. Kaya nai-enjoy daw yung goodwill of all the people. Amen? Pag maayos ang relasyon sa Diyos, umaayos ang relasyon sa tao. Oh, karamihan ng problema, di ba, pagdating mo, anong problema? Ang problema lang naman palagi ay yung hindi maayos na relasyon sa Diyos. Doon nagsisimula. Sabi ng Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness. In all these things, idadagdag na lang, in all these things shall be added unto you. Idadagdag. Pero anong uunahin mo? Unahin mo ang Panginoon, unahin mo ang kanyang kingdom, at lahat ng ito ay idadagdag na lamang sa atin. Matthew 6:33. Amen po? Are we still here? Amen. Kaya po sa atin, meron po akong isang kausap na kabataan kahapon kasi laging nasa church. Sabi ko, ikaw bakit lagi kang nasa church? Marami ka pang beses dito sa akin. Ako, 4 times a week lang. Ikaw mukhang 7 times a week. Ayan po si Joseph. Ayan, kung kilala niyo po si Joseph. Ayan, oh, tambi. Ano po, no? Pira, itsura pa lang. Yan po yung masipag natin na stage management. Sila po mag-set up ng mga gamit, nag-aayos, napakasipag na bata. At lagi ang dito. Sabi ko sa kanya, bakit ka lagi ang dito? Hindi ka pa inaanap ng magulang mo? Amen. Sabi niya sa akin, Pastor, kasi po kapag andito ako, masaya ako. Kapag andito ako, nagagamit ko yung buhay ko para sa Lord. I serve my purpose. Nakakapag-rest ako. Sabi niya, mayroong peace sa akin when I am in the church. At ito, hindi ko makalimutan. Yung sabi niya po, bakit ka lagi ito sa church? Sabi niya, church is my happy place. Amen. Church is my happy place. Amen. Sobrang saya ko po kapag nandito ako. Nakaramdaman ko ang presensya ng Lord. Nakakapag-serve ako. Nakakapag-worship ako. There's a great joy. Yung na-experience ng mga early church, nararanasan ng taong to. Kaya pala minsan, nahihirapan tayong intindihin bakit lagi ang dito, lagi kanda dyan. Ano po? Because in the presence of God, there's a fullness of joy. Amen? Kaya hindi po natin isinasangtabi ang presence ng Lord. Hindi natin isinasangtabi ang pag-worship kay Lord. Amen? Bakit? Kapag hindi ka sinamahan ng Diyos, kahit anong galing mo, anong talino mo, anong husay mo, anong pagpupursige mo, without God's favor, mira, hindi mo kayang talunin ang galaw ng Panginoon. Pero pag sinamahan ka ng Diyos, with just a minimum effort, but high result. Why? Because God is working for you. Amen? Pag inuna mo ang Panginoong Diyos. Amen po? Kaya tayo, amen, bilang God's family, we are here to worship our God. Amen? We enjoy the presence of God in our life. Amen po ba yun? Amen? Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Can we all stand up today as we worship the Lord?
Hallelujah. Oh, we praise your name, God. Can we lift up our hands to the Lord today? Hallelujah. Panginoon, dito po ang iyong mga anak. We want to come to your presence today. Panginoon, bilang anak mo, Panginoong Diyos, we are here to worship you, God. Lord, maybe some of us, before get about this, Panginoon, nakalimutan na namin sa daming ginagawa sa buhay, sa daming ginagawa, Panginoon, sa kabisihan namin, Panginoon. Lord, we forget to worship you, God. And Lord, today, andito po kami, Panginoon, gusto namin i-enjoy ang iyong presensya, Panginoon. Salamat, God, dahil alam namin na ngayong araw na ito, it's not an accident that we are here today, God. This is your divine appointment to us today, Panginoon, na may gagawin ka, Panginoon, sa aming buhay, may inaayos ka, Panginoon, as we understand the value of worship, of being in God's family, O Lord God. So today, Lord, we want to honor you. We want to worship you, God, with our life today. Hallelujah. Can we worship our Lord today? Let's rest in His presence today, God. Oh, hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling nyo. Yes, God. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Aming Ama.
wala kang katulad. Wala nang pamantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, minsan pa! Wala kang katulad. Wala nang hihingit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, come on, let's worship Him. Worship our Lord. Wala kang katulad. Oh, wala nang hihingin sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang pamantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah, just lift up your hands to the Lord today. Hallelujah, Panginoon, maraming salamat sa iyong presensya, God. Lord, truly, you are in this place, O Lord, God. Panginoon, salamat na ngayong umagyang ito, you reminded us with your word, God. As part of God's family, we are here to worship you, God. At Panginoon, Lord, kung nakakalimutan namin ito sa aming buhay, na kami ay nilikha mo at kami ay para sa iyo, Lord, remind us today that there's a God who created us through Him and for Him, O Lord God. Kaya ngayon pong umagang ito, maraming salamat po sa iyong presensya. Maraming salamat sa iyong salita, Panginoon. And Lord, maraming salamat din sa mga anak mo nandito ngayon, sa mga kapwa namin mananampalataya, Panginoon, sa mga kaibigan namin, Panginoon, sa aming mga kapamilya, Panginoon, Diyos, sa mga lingkod bayan na nandito ngayon, Lord God, salamat sa kanilang mga buhay. Panginoon, thank you for this privilege, Panginoon, na kasama namin sila magpuri sa iyo, Panginoon, Diyos, sa aming mayor, vice mayor, sa aming vice governor, Panginoon, at mga kagawad, Panginoon, ng bayan, Panginoon, pero din, Panginoon, kay Ma'am Jack, Panginoon, kung kumun, Panginoon, nakasama namin, God. At yung mga kasama mo po, tinapag na darating pa, Lord. Salamat, Lord, for your presence in this place, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord.